Okay, so this time, tuloy lang natin. Again, pay part 5 pa rin ng ating discussion dun sa LavaLust. So, yung first part ng part 5 ay deals with session library. So, ngayon naman, discuss naman natin paano gamitin si email library. So, before, pinag-download at pinag-install ko kayong test library, test mail pala, sorry, application, test mail server tool, ano. So, by default kasi hindi naka-configure na pa si SMTP sa ating local host server. So, di ko lang din sure dun sa mga bago na kung naka-default na siya. So, para kasi wag na tayo mag-update or mag-edit dun sa ating server kasi medyo mas technical ang gagawin natin pag yun. So, gawin na lang natin mas madali. Pwede tayo mag-install nitong test mail server tool. So, para ito na yung maging receiver natin ng ating test mail. Okay? So, para malaman lang natin kung okay ba yung code natin. Nagsisend ba talaga siya ng email. So, ang gawin natin, irarun muna natin si test mail. Okay? So, para yun, makikita niya naman siya dun sa tray, system tray kung running. Then, once installed yan, may makikreate yan ng folder, yung mail sent to local server. So, dito mapupunta lahat ng emails, okay, na isinend ninyo or na-send ninyo using server, using email library ng ating framework. Or kung meron kayong ibang library, so pwede rin dyan matest yun. So, dito, meron na akong ginawa, okay, na sample, okay, ng pagsisend ng mail. So, meron tayong limang main methods na ginagamit para makapag-send ng mail using LavaLust framework. Okay, so yung mga methods na yun is under email library. So una, niload ko muna siya, nilagay ko na sa constructor, email. Then, tinawag ko si subject. So ito yung lumalabas dun sa subject or ito yung nilalagay natin dun sa subject ng email natin. Sender, yung email nung nag-send ng email, yun nga, nag-send ng email. Email content, so meron yan dalawang parameters. Yung isa ay optional galawin kasi by default naka-plain yon. Kung gusto nyo mag-send ng email content na HTML, dito sa sunod na parameter nito, ilagay nyo lang yung HTML. Okay? So para yan ay mag-send as HTML email. Okay? So dahil tatry lang naman natin, so default na lang, plain text na lang ang ginawa ko sa email content. Then recipient, kung sino mong makaka-receive ng email ninyo. Then yung last method ay yung pagsisend na mismo nung email. Okay, dito hindi na kayo kailangan mag-set ng SMTP server ninyo. So, ginamit ko lang dito yung send mail function ni PHP. So, kung gusto nyo gumamit ng mas magandang email sending class, receiving class, so pwede pa kayong gumamit. Gawa na lang kayo ng library and or may available naman ng mga libraries na gawa na. Okay, so idagdag nyo na lang as additional library dito sa ating framework. Okay, so ngayon, para ma-check natin, okay, so lagyan lang natin ang condition, ano, kung talagang nag-send to, anong mangyayari daw. So, kinondition ko lang. So, echo, lagyan lang natin, email sent. There you go. Then, try natin, load natin si send mail method. So, under user controller pa rin yan. Check natin. Ayun, email sent. So, ngayon, try natin i-check naman yung itong folder natin kung may dumating na email. At ayun, meron siyang dumating na email. So, nakalagay yung date, same date ngayon. Then, buksan natin. Okay, so yun. Kita nyo, nag-send siya ng email. So, meaning to say, nakakapag-send tayo ng email ng maayos gamit si email class or email library ni LavaLust framework. And take note, class, pwede rin kayo mag-add dito ng attachment. So, dagdag nyo lang yung method attachment. So, ang parameter naman na kailangan niya is yung location kung nasaan yung attachment na gusto nyong isama. Okay, so may tip lang ako sa inyo pag magagawa kayo ng email. Halimbawa, during registration, nagsasend kayo ng email or verification code. So, mas mainam ng email content ninyo is unique para hindi siya ma-mark as spam. Okay, usually kasi pag mga plain text lang yan, tapos yung common lang yung mga text na nakalagay, minamark yan na Google, lalo na si Google Mail o si Gmail ng as spam. Okay, so ganun lang kadali mag-send ng email gamit si
LavaLust framework. So yung mga example po, makapapansin nyo, puro sa controller lang. So pwede naman kayong gumamit ng view. So para lang mas mapabilis yung ating tutorial, so dito ko na lang lahat nilalagay muna yung output. So again, tinuro ko naman sa inyo kung paano magpa-output sa view gamit, okay, gamit nga yung method natin na view para magpasa. So pwede nyo yung gamitin. Hindi lang dito ano. So ang tama kasi talagang sa view dapat lahat. Okay, pag may mga data kayo na gustong i-show or ipakita dun sa mga users na nagbabrowse dun sa inyong web application. Okay, so ito na yung second part naman ng ating lecture. Okay, second part ng part 5 ng ating lecture. Yan, medyo nawawala na ako. Okay, yung third naman, paano naman tayo mag-cache? Okay, yung third part. So isasama ko na rin siya dito kasi medyo maiksi lang naman tong video. Okay, next, paano naman daw yung caching sa LavaLust? Okay, so may sinet na ako dito ng mga methods. Okay, user controller pa rin ang gamit ko. Okay, para mas madali na. So, kung mapapansin nyo, so, sa caching, so, ang tetest natin ngayon is model. Ano, paano mag-cache ng model? Pero, pwede rin naman na library ang inyong i-cache. Same lang din naman yung process. So, mangyayari lang, check nyo dito sa cache user, sa ating method na to. So, ang ginamit ko dito, ang kinash ko ay model. So, kung library, so library lang ang ilalagay nyo dito. So, start na tayo. So, dito sa ating cache user method, so, makikita nyo, ganito lang mag-cache. Okay, mag-set ng cache, pag-initialize ng cache natin. Nilagay ko na sa constructor. Then dito, tinawag ko lang si cache. So, ano yung specified ko na i-cache yung model natin. So, yun, may parameters siya. Meron siyang apat na parameters. First one is yung pangalan ng model na i-cache natin. So, ang gagamitin ko na lang this time ay si user model, kaya user yan. So, ito yung i-cache natin. Okay, so yung model na ito. Then, sunod na parameter niya is yung method inside that model. So, isa lang naman yung method natin dito, si show data, na kung mapapansin nyo, humihingi ng isang parameter, si limit. Okay, para gamitin dito sa ating query builder. So, meron siyang isang parameter. At yun yung third parameter natin naman dito kay cache model. Okay, again, ang second parameter is the method of user model. Then, kung may parameters kayo na ipapasa kay show data or dito sa ating model na itatawagin or dun sa method na tatawagin natin inside our model, so ipasa lang natin siya as array. Okay, yung parang sa raw method lang ng ating query builder. Sunod-sunod lang. Okay? So, kung ano yung gusto nyong variables or gusto nyong parameters na ipasa dun sa ating model. Okay, then yung last, siya naman yung time limit ng ating cache. So, na-discuss ko naman sa inyo si cache. Okay, nagsisave tayo. Pag ginamit natin yan, nakakapag-save tayo ng file. Okay, inside cache folder. So, dito na nga. Ayun. Kasi nyo, meron tayo ditong cache na. So, delete muna natin to. Kasi nag-try na rin ako kanina. So, delete muna natin yung mga hindi natin kailangan. Ayan. So, dito siya nag-create ng file para next time na i-load natin yung page, kung hindi pa expire yung ating cache, ay hindi na natin kailangang i-load ulit yung ating mga resources. Kung model, hindi na natin kailangang mag-query kay database. Okay? At yung specified time natin dito, ganun siya katagal na hindi magre-reload kay database. Ibig sabihin yun yung expiration natin. Okay? Then, same lang naman, load lang natin yung nakuha nating output or nakuha natin doon sa query, then load lang natin sa ating view. Okay, so ngayon check natin kung okay or kung nagpo-function ng ayos yung ating model. Okay, so try natin i-load si cache user. Okay, so dito, user, then try natin si cache user. Ayan. So, okay naman yung ating parameters. Okay, yung parameters nga. So, nag-limit lang tayo ng 10, kaya dito ayun, ang pinasa ko lang ay 10. Ibig sabihin, ang pinasa kong parameter kay show data is 10, which is ginamit naman niya yung pinasa kong parameter dito para ilimit lang yung ating rows or records na makukuha at ma-display dun sa ating view dito sa ating view data. Okay?
So, balik ulit tayo dito. So, to check kung nag-cache talaga siya, ayun. Kita nyo, may na-create na folder. And then, inside that folder, may na-create na file. So, ayun. Ibig sabihin, makikita nyo dito, naka-cache na yung mga rows na yan. O, ayan. So, yan yung mga naka-cache na. Ibig sabihin, in 20 seconds, kahit mag-reload tayo na mag-reload dito sa page na to, yung cache user, reload, i-reload na natin na i-reload. Hindi siya kukonsume ng resources. Okay? Ibig sabihin, pagkatapos kay routing, diretso na siya kay cache. Okay? Hindi niya na i-reload lahat ng resources. I-cache muna yung ating tatawagin. Kung merong available na file doon, yun ang ating i-load sa ating page. So, ganun. Kaya napapabilis using caching system ang pag-load ng ating mga web pages. So, try natin kung talagang baka naman nag-create lang, hindi naman dinadaanan. So, try natin i-delete muna ulit ito. Yes lang natin. Then, yan. Wala na ulit siya. So, try ulit natin i-cache. Reload lang. Ayun. Check natin kung nag-create ulit siya. Ayun, nag-create. So, para ma-check natin na talagang hindi siya na dumadaan dito, maliin natin to. Gawin natin stable. So, dapat mag-error na yan pag nireload natin to. So, yun. Pansin nyo, hindi siya nag-error. Okay, ibig sabihin, 20 seconds. In 20 seconds, hindi pa siya mag-error dyan. Okay, reload lang natin ang reload. Ayun, kita nyo, biglang nag-error. Dun pa lang niya nakita after 20 seconds na may mali tayong method na tinawag. Kasi wala naman tayong stable dun sa ating query or dun sa ating database class. Okay, so ibig sabihin, hindi talaga siya dumadaan dito once na siya ay nasa cache na. So yun, malaki na yung natitipid nating resources. Okay, at napapabilis na natin yung browsing sa ating web pages. Kaya, mas maganda ay gamitin nyo rin yan kung talaga namang kailangan or meron kayong mga records na hindi naman laging nag-a-update. So, pwede nyo yung gamitin sa mga ganong paraan. Okay, yung mga records na hindi laging nag-a-update, pwede yung i-cache nyo na. Okay, so next, pwede rin naman tayong mag-cache nung mga objects or array. Okay, ibig sabihin yung mga associative arrays, multidimensional arrays, objects. Okay, so pwede natin yung i-cache din. Okay, so paano naman siya ginagawa? Example dito sa ating cache. Okay, meron tayo dito method na write cache. Naglagay lang ako ng associative array. So, pinasok ko lang kay array variable data. And then, para i-write siya, meron tayong tinatawag na this cache write. Okay, lahat ng ito ay nandun na sa ating docs nga pala. Updated na yung LavaLust documentation. So, visit nyo lang yung ronmarasigan.github.io. Okay, so back to this. So, meron tayong write method. Then, ang unang parameter niya is yung variable, object variable o array variable na gusto nating i-cache. Then, next parameter niya is yung name ng ating cache. Okay? So, kailangan kasi natin pangalanan yung cache para yun ang ating tatawagin kapag gusto natin siyang ma-load. Okay? Or magamit. Okay, so kapag may nung na-write natin, para makuha naman, okay, kung para magamit natin yung naka-cache natin ng mga array or object variable, ginagamitan naman natin siya ng get. Okay, so meaning to say, hindi na ito magre-reload, hindi na ito uli, hindi na ito mismo ang magre-reload kapag ginet na natin. Once na naka-cache na siya, hindi na ito magre-reload ulit. Okay, hindi na kukonsume ng resources. Kung marami man itong records, hindi na siya ulit magre-reload. Tatawagin na lang niya yung nasa cache. Okay, using get. So, ang parameter lang naman niya is yung pangalan ng cache na gusto nating kuhain. So, try natin. Write cache muna tayo. Cache natin si username at si user type. Okay, balik tayo kay browser. Write cache. Ayun. So, wala naman akong narigay ng message. Check lang natin kung naka-cache na nga siya. Dito. Okay, reload lang natin si write cache. Then, ayun. Makakita nyo, meron tayong bagong file na na-create inside a cache folder. So, meron tayong credits.cache. Ito yung pangalan ng ating kinukuhang cache din. Ang atin lang na ginamit na extension is cache. Okay, so ito naman yung laman niya. Ayun, nakasave pa rin dito. User type, username. Yan, yan na lang yung kukunin natin. So, para matry, try naman natin kuhain gamit si getCache kasi yun ang ginamit kong method dito. Ayun, tawagin lang natin si getCache. Okay, get. Ayun. So, sabihin nag-cache nga siya. Okay, so, para ma-check naman natin na hindi talaga siya dumadaan na ulit dito. Hindi na ulit siya nagka-cache dito. Ibig sabihin, dito na yung nandito sa cache file na kinukuha natin. Try natin itong maliin. Okay.
usernames, check natin. Ayun. So, kahit palitan natin yun, hindi na siya napapalitan dito. O, ibig sabihin, meron na tayong cache dito. So, sunod, paano naman natin siya i-delete? So, meron tayong pwedeng isahan na pag-delete ng cache, pwede namang maramihan. So, try natin yung isahan. So, delete cache, alin ang di-delete natin? Si credits. Okay, meron tayong this cache, delete. For specific cache lang. So, try natin si delete cache. Delete cache. Ayun, so wala naman akong error nilagay na message. Check na lang natin ulit. Ayun, kung nandun pa yun. Kita nyo, wala na dito sa ating cache folder. Okay, doon sa directory natin, wala na si cache. Or yung ating credits.cache. Ibig sabihin na delete na siya. Okay? So, kung i-get cache ulit natin yan, check natin kung may makukuha pa tayo. Ayun, null. Boolean, false na yung or false na yung lumabas kasi wala na siyang nakitang credits na naka-cache. Kung delete all naman, so check nyo, meron pa rin tayo ditong user folder pero wala na siyang laman. So try natin yung delete all, ano mangyayari? Delete all. Ayan, wala rin ako nilagay ng specified message kung error or success. Try lang natin check yun, nawala na yung ating user folder dito. Ibig sabihin, na-delete na rin natin yung iba pang cache. Kagaya nung kinash natin na model. Okay, so ganun lang mag-delete ng cache. Okay, sa ating using ating our caching system. So, doon naman sa magtatanong, sir, paano naman po mag-delete nung ano ba po, specified cache ng model, specified cache ng ating library. So, ang gagawin nyo lang po, irarun nyo lang din itong statement na to. Kung model yan, ito ang irarun nyo. Then, yung ating time dito, ang gagawin nyo dyan is ine-negative 1 nyo lang. Okay? Ibig sabihin, madi-delete na lahat ng inyong cache. Okay, madi-delete na yung specified cache na yon. Kaya again, ang lalagay nyo yung expiration dito is negative 1 para automatic mag-delete na siya. Okay, madama mawawala na yung cache natin dito. So, try natin. Cache muna ulit natin si cache user. Okay, ayan. And then, kung try naman natin, ayun, na-create natin, kung makikita nyo sa cache folder, gawin natin negative 1, save, and then, run. Ayun. So, error tayo, supplied sa for each, kasi wala na nga yung cache natin, wala na tayo naipasang data kay view dito. So, mapapansin nyo, ayun, wala na yung ating cache, na-delete na. Okay, so, ganun naman, mag-delete ng specified cache from model and library. So, meron din tayong tinatawag na okay, yung batch or yung group ng pag-delete ng cache. Ganun din lang naman, lagyan nyo lang ng kung ano yung gusto nyo pagsamasamahin, lagyan nyo lang ng suffix. Okay, bahala na kayo. Then, so, pangalan din underscore, tapos yun, bahala na kayo sa mga names. Bawa, lahat ang may nab sa unahan, so lahat yun madi-delete. So, ang gagamitin nyo naman din is delete group. Okay, so yun, ganun lang mag cache sa ating framework. Okay? So, sunod natin di-discuss ay ano pa ba natin nga na di-discuss? Email, okay na. Session, okay na rin. Cache. So, yung form validation na lang. Okay? So, meron din tayong tinatawag na form validation library. Okay? So, ito naman ay para mas mapadali yung pag-validate natin. Example, yung sinubmit, ang kailangan natin accept per user ay dapat ang username ay maximum of 20 characters lang. Or dapat siya ay alphanumeric lang. So, meron tayong ganong validation dito sa ating framework. At yun yung didiscuss natin sa sunod. So, isasama ko na rin ito yon dito sa video na. Ito kasi medyo maiksi pa lang naman. And then, kung may mga tanong kayo doon sa previous, okay, loading na, previous libraries na na-discuss natin. So, mag-comment lang kayo doon sa video na i-upload ko mamaya. And pagkatapos nito, so para mas mabilis ko siyang masagot. Okay, so yung form validation naman tayo. And that ends our session for this tutorial. So balik lang kayo para doon sa mga i-upload kong videos para sa series na ito. Once again, thank you for watching and see you soon.